Eto na sila ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Dear Nicole and Chris. Magandang maganda 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 maganda. Matagal na siyang maluwag. Hindi nung nakaraan ng Lunes, masikip pa yan eh. Ay, talaga. Yung aking nasal passage. Oh, nasal, oh, nasal passage. Ang arte. Kala mo may pera. Sipuni naman. Kaya nga. Kung maka-arte, kala mo hindi ngongo sa sipon. Kala mo hindi na-expose sa mga ano, sa mga germs sa labas. Nasal passage. So maluwag na yung nasal medyo, passage mo. Medyo na lang ano na lang ito, ama. Pagaling na tayo, partner. Kaya nga lumuluwag-luwag na, no? Ramdam ko nga. Oo. So dapat ganyan. Ipagpasalamat po natin yung ano, yung kapag ka meron ng pagkakaroon ng kaluwagan. Yan. Diba? Nang nararamdaman, nakaluluwag-luwag sa buhay, nakaluluwag-luwag na ang mga nararamdamang mga pagkabara, oo, yung pagkabara, 'di ba, yung mga ganyan. So sana ay okay na okay kayo. Oh, tama 'yon. Hangga't maaari, mga kaibigan, iwasan natin na 'di ba, kaya naman eh kung talaga iingatan ng ating katawan, iwasan na magkasakit na malubha. Although may mga pagkakataon talaga na hindi mo matatantsa eh. Bakit ako nagkasakit? Alam ko wala naman akong ginawang pagpapagod. Correct, hindi totoo. Naman ako nagpuyat, pero kumpleto naman ako sa vitamins, 'di ba? Panay-panay naman ang dasal ko sa Guardian Angel ko kasi patibay na ng Guardian Angel mga panahon ngayon, eh, di ba? Pero may mga tatamaan talaga eh. Oh, pag nandun na, iwasan mo na lang na lumala. Yan. Yun naman. Yung kaya natin i-control. At ikalat. Yes. Oh, di ba? So, ibig sabihin, huwag ka mag-spread ng positivity, di ba? Kung alam mo, positive na meron kang sipon at ubo, huwag mo i-spread yung positivity na yan. Correct. Ganyan. Important issues na yung natutunan nating lahat na kapag kami nararamdaman tayo, lalong-lalo na ka medyo matindi na. Ganyan. Ipapahinga po talaga. Yun nga yung sinasabi natin lagi, listen to your body. So if your body tells you na itulog mo yan, itulog mo, wag mong labanan yung antok, di ba? Totoo. Ganun. Ipahinga mo yan, gawin mo yun. Tsaka yung prevention is always better than cure. Asus, ang dami na naman natin sinabi. Mga tito-tita, ayaw na ayaw magpa-check up. Yung sobrang contradicting yung sinasabi. Na magpa-check up tayo, alagaan natin ang ating katawan. Correct, diba? Pero sakitin. Pero unang-unang sakitin. Pero totoo 'yon, 'di ba? Kung kayang i-prevent, bakit natin nahayaan na lumala ang sakit? 'Di ba? Yung kasi yung sinasabi natin na mas malaki po yung magagastos natin. Kakatipid natin, ayoko gastos lang yung magpa-check up. Ang mahal-mahal ng gamot. Ang hindi mo alam, pag lalong lumala yung sakit mo, yan, dahil hindi ka nagpa-check up o tiniis mo yung discomfort or konting pain na meron sa katawan mo, 'di ba, malaman-laman mo ang lala na pala ng sakit mo. Mas malaking gastusan 'yon. Correct. Ang tanong ko para hindi na masyado magastos. Baka naman po may tambalan isa kaming cardiologist dyan. Yung ba kailangan mo ngayon? Oh, hindi ako kasi kailangan ko ng ano? Ano yung ng, sa'yo? Ng internist. Anong intern? Ano sinong intern? Ikaw ang hilig mo talaga sa bata. Intern? On the job trainee? Intern? Internist. Ah, internist. Yung mahilig mag-internet. Oo oh. Oh, nga, diba? Diba? Singer-singerist. Singerist. Dancer-dancerist. Correct, diba? TikTokerist. Oh, the intern, internist. Oh. Yung mahilig sa internet. Oo, ganon. Yan, yan, yan. Bakit mo kailangan ng tao mahilig sa internet? Pinanindigan. Kailangan kong i-group, magpatulong magpa-Google kung paano yung solusyon sa sakit ko. Oh. Oh, diba? May kilala ako. Sino? Taga saan? Anong? Quiapo area. Okay lang ba? Medyo malapit anong, mo sa'yo. Anong plan yung ginagamit niya sa internet niya? Anong plan? Plan B. Yung
Yan lang mula mula usapan. Pero sige, ano, sige. Sige, mga sige. Lasing, mga lasing ba tayo pag umere? Yung totoo. Bakit internist? Yung titingin sa mga internal kineme. Sa internal organs. Organ ko. Bakit? Ayun ma, but bakit kailangan secret? Ano ba to? Ay, syempre, aminin mo na. Umamin ka na mga sakit mo. Huwag kang mag... Isiwalat mo na bawal magtago ng sakit ngayon. Isiwalat mo kung ano ba yung nararamdaman mo. I-broadcast mo. Yung kanina pa ang tanga-tanga ng usapan talaga. Alam mo, 5 minutes na to. Huwag mong itago! Kailangan pag-usapan natin to. Kailangan malaman ng buong tambalanista. Oo, na may mga bato ka! Bukod sa bato yung damdami mo, may mga bato ka na talaga. Sabihin mo sa kanilang lahat na may UTI ka. Umamin kang bali sa usawin ka! Ngayon mo sabihin! Ngayon mo ilabas ang tapang mo! Aminin mo na sa amin lahat, may fatty liver ka! Aminin mo alam, na. Hindi ko alam kung tayo lang yung tawang-tawa. Hindi ko rin alam, pero umamin ka na kung elevated ng sugar mo. Ay. Sabi nila, ano ba nakakatawa sa pinag-uusapan nila? Ano ba nakakatawa sa elevated sugar? Para sa fatty liver. Nakakayamon. Hindi, kasi di ba cardiologist? Cardiologist diba sa puso yan? ECG? Ay, hindi. Yun yung mga nasa gym na nagka-cardio sila. Di ba? Hindi! Sabi yung nagka-cardio sa cardiologist niya. Hindi, yung cardio. Ano ka ba yung cardio partner? Yan yung mga iiwasang kainin. Mataas ang cardio yan. Iwasan mo yung mataas ang cardio niyan. Cardio, sugar yan. Ano-ano ba yung mga cardio? Diba? Bread, rice. Yan yun, pasta. Ganon. Iwasan niyo yung cardio. Ang tanga ng usapan. Nakakayamot. Oo nga. May nabasa kasi ako dun sa result ko. Okay, ano sabi eh, baka naman po may, baka may naman may mga ano, libreng pa-interpret dyan. Parang hindi na ako pumunta sa cardiology. So yun yung kilala mo? Ay, yun yung hinahanap mo? Oo. Isa sa mga hinahanap ko. Ano? Sinus arrhythmia. Ano siya? Di ba nakakatakot? Parang arithmetic. Arithmetic nga. Arithmetic ka nakakatakot eh. May dagdag mo pa na sinus. Oh. Ano? Sinus arrhythmia. Wala sa rhythm yung... Oo, parang wala ganun. Sa rhythm yung hinga mo. Oo, parang ganun. Basta parang ay, ganyan. Basta kasi yung... arrhythmia eh, di ba? Kasi siguro favorite song kay Rhythm of the Night. Nakainas. Itigil na natin to. Ayun, yung rhythm ng puso mo, ng sinus, heart mo. Sinus rhythm with sinus arrhythmia. Eh, pero sinus eh. Arrhythmia. Arrhythmia ba? Or arrhythm? Kasi rhythm. Arrhythmia. This is the rhythm. Arrhythmia of the night. Yun. Sinus with poor R wave progression. Diba dyan yung natatakot sa poor R? Diba? Ayoko. Gusto ko mataas yung grade ko. Bakit poor? Nakakayamot. Yun yung ano, diagnosis ba tawag? Oo, yun yung interpretation. Pero okay. Kasi in-interpret to nung ano kasi nga dun sa test. So, search nga natin para matakot tayo. Pero yung arrhythm. Walang rhythm. Pero yung sinus, anong ibig sabihin? It's a variation of normal sinus rhythm that characteristically presents with an irregular... Itala, natakot ako sa salitang irregular. Gusto mo regular ka? Oo, gusto mo regular tawag ako. Tawag mo yung HR, sabi mo regular ka ulit. Nakakainis. So, kailangan bigyan ka na panibagong paper, sabi mo regular ka doon. Kaya mo. Irregular breathing. Ewan ko. Ikaw kasi dami-dami butas. Ang dami kasi. Ginagamit mo eh. Hindi ko alam, pero pag nabasa naman ako sa Wikipedia, nakalagay normal. Okay. Sinus arrhythmia is a commonly encountered variation of normal sinus rhythm.
Okay. Ano daw? Ay, normal naman pala. Oh, yun naman pala. Okay na. Hindi ko na po kailangan ng ano, ng cardiologist. Ayos na. Pero see, kapag ka si nag-interpret ka, nag-try ka mag-interpret ng research mo, tapos ikaw, hindi mo naman naintindihan kasi hindi mo naman yan inaral. Di ba? Ang dating sa'yo, pag nakita mo lang yung salitang irregular, ang dating sa'yo, may ganap na. Ito, and poor. Oh, di ba? Diba? Yan, yan yung mga kinatakot ko. Ganyan. Kaloka, no? O kaya ba, editing na may makita kang ano, red, sa ano sa description. Oo, ay sa ano do sa piniprint nila. Kaya nga 'di ba nakaka-nervous. Hinighlight ng doctor tas binilugan. Yan, 'di ba? O kaya yung kapag ka parang mainit yung ulo ng doctor habang tinitingnan, parang ganoon, parang makita mo yung facial expression niya. Oo, papunta ka na dun sa kamatayan, may ganung feeling. So dapat when in doubt ask. Correct. Kasi para sa mga iba, lalong-lalo na sa medical field, wala lang 'yan. Kasi gets, kumbaga normal ano nila yan eh, normal words that they use in their field. Ganon. Tapos ikaw na walang alam doon, kinakabahan ka talaga, 'di ba? So when in doubt, ask. Lagi magtatanong, kumonsulta sa eksperto para hindi ninenerbyos. Para hindi ka napapraning, alam nila ang tamang ano solusyon diyan. Ang importante naman, 'di ba, kunyari may nakita pong sakit sa atin or sa inyo, 'di ba? Ang importante mahanapan ka agad ng solusyon. Yan. Ang importante mabigyan agad ng treatment, mabigyan agad ng cure. Kasi ang mahirap niyan, yung sinasabi natin kanina pa, pag pinatagal mo ng pinatagal, di ba, baka mamaya hindi na mahanapan ng cure. Oo. Or kung mahanapan man, medyo matagal ang gamutan. Correct. Magastos ang gamutan. Totoo. So, ang ating hayaan na ganun yung kalabasan. Dito na talaga babalik yung ano eh, yung pangangalaga talaga sa katawan at sa kalusugan. Lagi nating tatandaan na our bodies, ang hope natin ay matirhan natin itong katawan na ito up to 80 to 90 years. So kung halimbawang iniisip, parang bahay, ulitin natin to, lagi natin binibigyan example. So yung bahay, di ba, lagi natin inaayos, pagtingin natin parang masikip dito sa area na ito, luluwagan natin, o kaya pagtingin natin, kailangan ng lagyan ng semento at tiles, gagawin natin. Kasi alam natin na titira tayo doon ng matagal na panahon. Doon tayo magiging comfortable, ganyan. Gusto natin hanggang pagtanda natin. So ganun din yung treatment natin sa ating mga katawan. Lagi nating iisipin, this is our home for 90 years. Agree. Or more, 'di ba? So kung titirhan natin 'to ng matagal na panahon, 'di ba? Ano yung mga paraan para to ensure na maging ano siya, maging tumagal siya ng ganung kataba. Oh, maswerte ka, diba? Kung umabot ka pa ng 90 years. Kaya eh. Nga eh, huwag kang magsabi ng edad, kakabahan sila, 'di ba? Oh, baka mamay may sinabi diba? Kang edad. Di, parang totoo yun ha. Swerte. Pag talaga ng 90 years sa panahon ngayon ha, napakaswerte mo. Talagang dapat mong ipagpasalamat at i-celebrate yan. Yes. Ako naman naniniwala ako, partner, na talaga pag inabuso mo ang katawan mo nung bata ka pa, minsan di kasi natin na-realize ang isang bagay, particularly yung value ng ating katawan, yung kalakasan po natin until magkaroon ka ng sakit. Until magkaroon ka ng karamdaman. Saka mo ma-realize, ay importante pala to. Diba? So pag inabuso po natin yung katawan natin, puyat, pagod, matinding pag-iisip, 'di ba? Matinding yung overthinking na tinatawag. Ang nadadamage po dito yung katawan natin. So hangga't maaari, wag nating i-allow na mangyari 'yon. Yeah. Yung abusuhin yung katawan natin. Correct. Papagurin mo ng sobra, magpupuyat ka ng todo-todo. Pag ikaw talaga siningil ang katawan mo, ako naniniwala, naniningil ang katawan sa singil, eh. May ganun yung masyado nating pinupush to its limit. Totoo 'yan, na nagbisyo ka ng matindi. Talagang nakipaglaban ka ng inuman hanggang gumapang kapag uwi. Correct. At mabuti kung minsan mo lang siyang ginagawa, e paano kung lagi mo siyang ginagawa? Oh, naku, bisyo, diba? Kumbaga. Dapat may healthy tayo. Yes. Dapat alam natin yung mga pumapasok sa ating mga sikmura, 'di ba? Ay alam natin na safe, 'di ba? Katulad na lang, partner, tayo magpasalamat pa sa Gold Mine Rice. Yes. Salamat ng marami. Yan yung sinasabi natin na importante issues na alam natin kung anong pumapasok sa katawan natin. Ang diba? Sarap po ng rice nyo. Ano, favorite ko yung ano, parehas jasmine tsaka dinorado. Na-taste ko na. Tsaka yung brown rice nila and black rice. Oh. Ang kagandaan pa dito, meron pong International Franchise Expo, hatid ng Philippine Franchise Association na magaganap bukas. Dito sa World Trade. Hindi kasi sa World Trade. Wawalain mo pa yung mga tao. Kasi dyan ako pumupunta. Saan ba mangyayari yan? Sa New York ba yan? Hindi!
Ay, alam ko na sa San Juan. Hindi. Dito lang to sa MOA. Malapit lang sa atin para hindi ka mawala. Hindi ko hahayaan na ano malayo sa'yo, part. Ayoko paratingin ka pa ng San Juan, walain ka. Magagana po itong International Franchise Expo starting tomorrow, April 12 to 14. That's Friday, Saturday, and Sunday sa SMX Convention Center dito. Yun. Po sa MOA. 10 a.m. to 7 p.m. At ang Goldmine Rice po, Goldmine Farm, ay nasa booth number 251. Ayun. Ang kagandahan pa dito, meron pang 100,000 pesos off sa franchise turnkey package. Okay. Oh, diba? So, ang ganda. Malaking bagay yun, ha? Oo. Tsaka magandang umaattend sa mga ganyan, mga kabisyo. Correct. Maraming opportunities. Ang daming madidiscover na magagandang oportunidad. Yes. O, diba na, ay, pwede pala mag-franchise ng ganito. Yes. Diba? So, supportan po natin na sa Booth 251 ang Goldmine Farm. Yan. Yan yung sinasabi natin na dapat alam natin hindi na puro alak yung nandyan sa katawan natin. Anong klaseng bigas ba yung nararapat? Diba may mga ganun? Mm. Kaya nga iba't ibang uri na yung bigas, eh. Tama. Kasi depende sa ano mo, depende sa pangangailangan ng iyong pangangatawan. Yun. Agree ako doon. So, kailangan po natin ibigay ang pangangailangan ng ating katawan. Yung yeah. Tamang pangangailangan. Iwasang abusuhin, iba? Iwasang magpuyat, iwasang magpagod, iwasang kumain ng hindi magaganda para sa ating katawan. Ha? Kailangan ingat pa bang i-memorize tayo. Yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chupin. Na nagpapaalala. Una, magdasal ka para mabuhay ka. Pangalawa, mag-toothbrush ka para mabuhay naman iba. Yun! Yan. Pero wag tatanda nito, lagi sinasabi to ng mga kaibigan ko, mga doktor. Google is not a doctor. Yan. It's not an MD. Kasi totoo yun. Baka mamaya ibang, tama naman yung explanation, for example. Mm-hmm. Pero maaaring iba kasi yung naman, interpretation. Yun naman talaga yung explanation na nandun. Kasi oo. Yun naman as it is. Pero, minsan kasi masyadong malalalim yung mga words na ikinatatakot talaga natin. Correct. O kaya yung case yun, iba sa case mo. Totoo. Diba? pwede sabihin ko niya, pimple. O pareho kang pimpulin. Kaya lang iba kasi yung ano, yung gravity nung ano, nung tagyawat mo. So iba yung solution na hinahanap noon. Pero parehong pimple yung case. Parang ganon. Correct. Yung isa pimple lang, isa papigsa na pala. O isa simpleng kamot lang, 'di ba, mga ganon. Totoo. So dapat alam nung doktor, nakita nung doktor, nahawakan nung doktor para mas mabigyan ka ng tamang solusyon. Sa true, lalo hindi lang. Hindi yung ano, kung anong nabasa o napanood mo sa internet. Correct. Maaring tama yun, pero maaring hindi rin siya swak sa pinagdadaanan mo particularly. Correct, at that moment. Yes. Okay, Docs. O, maraming salamat po sa lahat ng mga kabisyo natin na nakaantabay sa atin. Always, yung mga friends natin from Marina Plus. Oy, gusto namin yung jacket na binigay po ninyo. Opo, pang malakas. Kasi po kadalasan po yung mga jacket na napupunta po sa amin o kaya mga pinapagawa namin, yung mga maninipis lang. Makakatipo yung mga pinapasuot sa amin. Correct. Pero yung sa inyo, very comfortable. True. Tapos walang ano tawag mo, walang thread na nakasabit. No hanging threads. Oo, so ibig sabihin na dumaan sa tamang quality control. Yes. Ayan. Salamat, Arena Plus. Walang bingot na zipper. Totoo. Ganun. Oh. Gumagana lahat ng botones. Ganyan. Maraming salamat. Kulay. Thank you, Arena Plus. O siya sa mga nanananghilian ng ganitong oras, enjoy niyo po yung inyong pananghalian. At salamat po dahil kayo po yung sumama sa amin. Bye-bye! See you later! Hey! Tambala na! At eto na sila, ang nag-iisang masugid na tagahanga ni Nicole Yala. Chris Chuper! Kasama ang nag-iisang diehard fan ni Chris Chuper. Nicole Yala! Mula sa mahiwagang Burnay, ang kwento. Cole and Chris, itago nyo na lang ako sa pangalang Sherry.
isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Cebu. Yun na ipag-contest yung background music natin. Ay, pag may sipon kasi ako, medyo bingi talaga ako kasi di ko narinig na malakas yung background music. Oh, ito na lang. Ayan. Ano? Okay. Nagugulan ako sa background music. Take two. Ayan. Ayan. Itago nyo na lang ako sa pangalang Sherry, isa sa napakarami ninyong tambalanista dito sa Cebu. College pa lang ako, tambalanista na ako. Kasi naman, kung hindi sumasakit ang tiyan ko sa kakatawa, may aral akong natututunan sa pakikinig sa inyo. Kaya naman, ngayong nagtatalo ang puso at isip ko, kayo ang una kong naisip. Naisipan kong sumulat kasi sigurado akong mabibigyan ninyo ako na maayos na payo. Mag-iisang taon na kami na Sunny. Hindi pa kami ganun katagal pero nasa marrying age na kami. Nararamdaman ko na any day now, yayayain na niya akong magpakasal. Kaso, hindi ako sure kung yes ang isasagot ko. Okay naman si Sunny kung tutuusin. Hindi siya gwapo, saks lang. Edukado, may stable na trabaho at mabait. Compatible din kami sa maraming bagay kaya nagkakaintindihan kami. Isa lang ang problema ko, tambalan. Mahilig siyang manlait. Sa kahit anong okasyon o bagay, sa kahit sinong tao, palagi siyang may pintas. Nung una, natatawa ko lagi. Pero habang tumatagal, nakakairita na. Naalala ko pa nung una ko siyang dinala sa bahay namin. Medyo magulo kasi medyo may pagka-hoarder ng slight yung nanay ko. Sabi niya, para daw junk shop yung bahay namin. Tapos nakita niya yung sister ko. Sino daw ba yun? Gusto daw niyang pagtimplahin ng kape. Nang makita naman niya yung kapatid kong lalaki nagpa-blond ng buhok, sabihan ko daw na huwag masyadong nagbibilad sa araw. Nagluto ang nanay ko ng spaghetti. Habang kumakain, nagkomento talaga na para daw nahimatay yung spaghetti sa putla. Tapos yung lumpiang Shanghai daw, ang kapal ng balat! Eh kahit ako mismo, wala siyang pakundangan kung laitin ako. Kapag nagkakaroon ako ng breakouts, yung mukha ko daw parang pimples na tinubuan ng mukha. Noong minsan nagsuot ako ng flowery na summer dress, bakit ko daw sinuot yung kurtina namin sa bahay? Hindi talaga pwedeng lumampas ang isang araw na wala siyang palalaitin o wala siyang pipintasan. Kahit sino pa yan o ano pa yan. Tambalan na iirita na ako sa ugali niyang ganito. Tingin niyo ba titiisin ko na lang o dapat ko nang iwan? Ang inyong tambalanista, Kate. Hello sa'yo, Kate. Parang nung isang araw ba yun, partner? Yan din, mga ang eksena eh, mga pakakasalan, tapos may mga ano, may mga sabit. Yung mga pintas. Oo, may mga pintas, may mga sabit. Yung parang nung the other day, ang eksena niya is, yung pakakasalan niya, mahilig naman sa pamahiin. Mm. Tama? Oo. Tapos ngayon naman, itong pakakasalan niya, hindi pa siya sure though, ha? Masyado ka rin pilingera, Kate. Hindi ka pa nga inaaya eh. Hindi ka pa inaaya magpakasal eh. Naka-assume ka na kagad, pero problema mo na agad. Ayayin ka muna magpakasal bago tayo magdiskusyonan dito. Oh, ganun. Ang eksena naman nito ay mapanlait, ganyan. Paano ba? Parang panay-panay, no? Yung mga pintas sa ugali ng isang tao. Oo. Well, lahat naman ng tao may kapintasan sa totoo lang. Mm-hmm. Diba? Wala naman talagang taong perpekto, eh. Kaya lang, ewan ko, baka paraan niya lang to kasi sabi mo nga, hindi siya kagwapuan, sakto lang, diba?
Hindi, naniniwala ko na sa... Ibalik mo sa kanya. Oo nga. Para maramdaman niya. Diba? Na kung paano ang ano, laitin. Diba? Oh. Hindi, naniniwala kasi ako sa ano, kapag minsan may mga iba na dahil insecure sila, or dahil alam nila may kakulangan sila, parang ang eksena nila is defense mechanism, nangahamak ng iba. Dami kong kakilalang parang ganon, di ba? May mga taong punong-puno ng kapintasan, pero mas na napupuna yung pintas ng iba. Oo, diba? May mga ganon. May mga ganyang klase talagang mga tao. So, kaya siguro siya ganyan. Hindi ko alam kung paano babaguhin. Hindi ko alam kung paano. Hindi pa ako kasi ako naka-encounter ng tao na... Basta kasi pag naka-encounter kasi ako ng taong ganyan, yung taklesa, yung ganyan, umiiwas na lang ako eh. Hindi yung parang sabihan ko pa siya. Unless sobrang close namin. Diba? And in your case, Kate, ka-close mo naman yan. Dahil, diba, papunta na nga kayo sa, sabi ninyo, marrying age, waiting ka na lang for the proposal. E di, baka kaya mo naman kausapin siya about it. Pero kung kinausap mo na siya about it, tas ganyan pa rin siya, ikaw, nasa sa'yo yan. Wala lang ha, ako bilang, kung papunta ka na dun sa marrying, tapos kung meron kayong plans to have kids, magkakaroon talaga ng mga time na magkakasaltik ka talaga at init ng ulo dahil sa mga probably hormonal imbalance, ganyan. Yung mga eksena mo, tapos pagkalimbawa, laylay na yung puson mo, hindi mo na siya maibalik sa dati niyang kaflatan, mga ganyan. Ano, hahamakin ka niya? Kasi hindi makakatulong eh. Mm-hmm. Diba? Doon ako kinakabahan sa part na yon. Kaya ba ng sigmura mong ganun-ganunin ka? O kaya hamak-hamakin ka? Nag-aalaga ka ng bata. Ang na-imagine ko yan, hindi mas judgmental, ano, pero na-imagine ko na kung kailan ka bagong panganak, hindi ka, syempre pag bagong panganak, kamalaki pa rin yung chan mo, parang hindi ka nang anak eh. Parang yung may naiwan, no? Oo, parang may naiwan mga tatlong anak. Alam mo yun, parang naglabas ka ng isang anak, pero parang may naiwang tatlo. ganun talaga eh. Pero kaya mo ba na... lalaitin ka niya dun sa mga panahon na yon, hindi ka nga natutulog kasi nagpapadede ka ng bata, yung mga ganun. Wala lang, nag-advance thinking lang ako as an overthinker. Kung di mo carry at ikaw mismo, di ba, pamilya mo, sinasabihan, nakakanerbios, parang medyo... Ngingala ko nakarinig ng ani, nahimatay na spaghetti. Oo, sobrang correct. Ang putla naman ng spaghetti, parang nahimatay, di ba? Diba? Isipin mo, sa ilang dekada namin sa mundong ito, ngayon lang kami nakarinig na nilait yung spaghetti, ginawang ano, nahimatay na spaghetti ba to, diba? Na sinabi niya mismo. Kasi pwedeng pag-usapan eh, diba? Diba? Agree. Pwedeng ibulong, diba? Pero yung sabihin, hindi ako sure kung may mga times naman na pag nagsabi ka for the purposes of makatulong sa'yo. So, kunyari, yung nanay mo hoarder, yung sinasabi niya, parang junk siya. Diba yung pa-hoarder nga po ng oo, pa-hoarder french fries? Oo, dalawang french fries, pakiligyan po ng cheese. Yan, hoarder. Isang spaghetti nga po, yung maputla. Ganun. So, may ganyang klaseng eksena na sobra yung panlalait. Di ko sure kung carry ko. Kasi ako, ano eh, laitera din ako eh. Pero... Oh, yan. Feeling ko friends sila nung jowa mo. Ni Nicole. Oh, so hindi ibig sabihin, pero yung lait naman is yung lait, yung joke talaga. Oh, hindi naman yung para hamakin yung pagkatao niya at 'di ba yung maka-hurt ng feelings, hindi. Totoo 'yun. Yung mga ganyang klase ng banat, for us nakakatawa pa rin naman, pero yun nga, hindi namin alam yung impact kung paano to dineliver ng jowa mo. Kasi natatawa kami ng palihim. In fact, natawa na rin kami sa ilang mga punchline boyfriend mo. Nakakatawa naman talaga yung panlalait minsan. Tingnan mo sa mga comedy bars. Bakit laging yun? Yan. At punta ka pa ng punta sa comedy bars. May laitan talaga. Yun nga lang, nagkakaroon ng kakaibang impact ito kapag hindi ka na komportable. So in your case, parang hindi ka na komportable. So the best way to give solution to this is to talk to your boyfriend. Mm. Hindi na ako komportable. Hindi na masaya yan. Noong una, nakakatawa ka pa. Kasi iniisip ko, joke lang yung mga binibitawan mong punchline or panglalait sa akin. Kaya lang hindi na ako komportable. So, you tell it to him. Sabihin mo sa kanya na hindi ka komportable. Ah, ganito. Sabihin mo lahat namang kalait-lait sa itsura niya. Yan. Tapos tanongin mo siya, anong nararamdaman mo? Ganon. Tingnan mo, ganon diba? Din. Kasi baka mamaya, di ba may ganon tayong feeling kapag hindi na
'Di ba nakaka-relate lang tayo kapag ka naranasan na natin. Yes, yes. So tingnan mo, kapag ka hindi ka pa nanay, hindi ka relate dun sa mga batang umiiyak sa eroplano. Hindi ka relate, naiirita ka sa kanila, naiinis ka sa kanila sa mga batang umiiyak sa mall. 'Di ba? Gina-judge mo sila lahat. Pero kapag naging nanay ka na, wala nang judging eh. May totoo mga yun. Ganun talagang sabit. O ganun. So, yun. Ibalik mo sa kanya lahat ng palalait, tapos tanungin mo sa kanya, ano nararamdaman mo? Ganun. Totoo yun ha. Hindi magandang, ano, magandang solution yun. Nalaitin din siya pabalik? Tama. Kausapin mo siya and iparealize mo sa kanya yung ano ang ginagawa niya sa ibang tao. So, yan. Anong gagawin? Let him have the taste of his own medicine. Ganun. Ano yung ginagawa niya sa'yo, ibabalik mo sa kanya. Hindi dahil masama yung intention mo, hindi dahil gusto mo talaga siyang hamakin. Kasi gusto mo lang iparealize sa kanya na ganito yung nararamdaman ng ibang tao kapag nagbibitaw ka ng mga ganitong klase ng salita. Kaya next pag sinabi time, mo, matagyawat ako, eh no ngayon, laki ng butas ng ilong mo. Correct. Kailan baliliit yan? Totoo. Maraming sabihin, pa-joke lang din yun, pero at least nare-realize siya kahit papaano na. Masakit pala na, kahit pa-joke. Ganito pala ako. Kasi hindi, minsan hindi nare-realize ng tao yung ginagawa sa kanya until iparamdam mo. Mm-mm. 'Di ba na ganito ka? 'Di ba na, 'di ba kunyari, kuripot 'yung tao. Tapos nasanay siyang ikaw 'yung nalilibre. Mm-hmm. 'Di ba? Ipatikim mo sa kanya kung ano 'yung pakiramdam ng pinagkukuriputan. Lumabas ka nang wala kang gastusin. Yeah, 'di ba? Diba? Ganito pala, parang hindi pala masaya, oo, no? Oo, nakakayamot pala. Kasi ganyan ka. Bad trip pala akong kabanding, ganon. So eh, kasi ganun yun. Ka. So 'yun 'yung sinasabi natin na hindi nakaka-relate 'yang jowa mong 'yan sa mga eksena ng panlalait kasi wala pa sigurong nanlalait sa kanya ng todo. Hindi ikaw na gumawa, o di naman kaya kung meron kang kakilalang pinakamagaling na komedyante na magaling mag-ano, stand-up comedian na porte ang ano, panlalae, tawagin mo. Dali mo sa comedy bar sa Sabado. Tapos pagdating mo sa stage, tumawag ka ng host doon. Itong jowa ko, pakitin niyo. Tapos bulungan mo na, bigyan mo 500 para matindihan. Totoo. Sabihin mo, pang malakas ang panlalait, please. Pa-hoarder naman. Pang malakas ang panlalait, please. Ganun. Ganyan ang gagawin. Masaya yung mga ganyang klaseng tao. Masaya ka bonding yung mga joker. Mm-hmm. Pero pag hindi ka na komportable dun sa joke, to correct, the point na nanlalait na, hindi hinahamak na yung pagkatao, mm-hmm, then you tell it to him. Ngayon, kung hindi mo na talaga yung sakyan, and then alis ka sa sitwasyon. Anong talaga yun? Iwas ka. Alam mo na yung sagot. Actually, siguro, dahil nga sa tagal na pinagsamahan ninyo, mm-hmm, kasi yung feeling mo na nga na pakakasalang ka na, di ba? Mm-hmm. Nanghihinayang ka din. Kasi syempre, loves mo naman eh. Wala naman din talagang taong perfecto. Pero kailangan mo talagang i-express yan. Correct. Kasi mahirap talaga eh, mayat maya, lahat saan, ano, lahat may panghahamak. Mahirap yan. Ibalik mo sa kanya. Every time na magjo-joke siya or malalait siya, ibalik mo agad sa kanya. Correct. Kasi yun lang talaga yung paraan eh. Yung kapag kalabaw, may nagsabi sa'yo, ang pangit mo, di ba? Ang pangit mo today, di ba? Kailan ka gaganda? Eh, ang balik diba mo sa kanya. Ba sa una, diba nakakatawa? Na... Diba? Ang pangit mo today, kailan ka gaganda? Pag ginanong ka, sabi mo, ikaw, kailan ka mamamatay? Ang itim kasi ng budhi mo eh. Ganon. Ganon ang eksena. Correct. Ay. Hindi dahil gusto mo siyang kutsain talaga, gusto mo lang iparealize. Yun naman yung intention mo. Oo. Na may mali sa kanya at kailangan baguhin niya yun. And again, ang konteksto nito, paano? Diba? Paano ka makaka-relate sa isang sitwasyon kung di mo pa nararanasan? Yes. Diba? So yun yung konteksto. So para makarelate ka dun sa mga nanay, dapat maging nanay ka muna. Mm-hmm. Para ka makarelate ka sa mga doktor, maging doktor ka din. Mga ganong, basag yun, ganon lang yung konteksto nun. So para makarelate siya sa sakit, diba, ng nilalait, diba, laitin mo din, ganon. At again, para hindi halata, diba, punta na sa comedy bar. Yung alam mo talagang ano, forte-forte talaga nila yung manlalait mula ulo mo kang paa, ganon. Ganon ang gawin mo, ha? Kaya yan. Malay mo, makorek pa. Tama. Eventually, ang kagandahan pa dito, nakatulong ka pa sa kanya. Kasi bumait siya. Na-improve. Oo. Diba? May natanggal na hindi maganda at may na-improve. Correct. Bumait. True. Naging gentle sa kanya mga words. Oo. So, diba? Oh, yun yung mas maganda. Nagdagdag ka pa ng ligtas point sa langit. You saved a soul. Oo. Diba? Taray. Pamalakasan ka doon. Taray, diba? Pupunta ng comedy bar para sa inutusan yung komedyante, binigyan ng 500 para laitin yung jowa, diba? Pero ang POV natin, you saved a soul. Diba? Tinuruan mo siya. Sinalba mo siya. O siya? O sige ha.
naway makatulong yung or makatulong itong advice namin, naway gawin mo. Okay, Docs, yes. Para hindi naman ano, para wala nang hiwalayang magaganap. Lahat naman ng tao pwedeng magbago. Kayang ayusin yan. Maniwala ka sa lang. Sa True Lalat, walang halang eklabarba. Exit na po kami. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Muli ako po si Nicole Yala. At ako naman si Cambio King Chris Chuper. Na nagpapaalala. Walang matatag na relasyon sa malanding may determinasyon. Yun! Yun. So yun ang gagawin mo, Kabisyo. Just make sure na ano na he gets a dose of his own medicine. Totoo 'yun, 'di ba? Ano 'yun eh. Kunyari, yung isang taong palamura. Murahin mo siya pabalik. Murahin mo siya ng murahin pabalik. Mm. Pag sinabi niya, "Ba't mo ako minumura?" Eh ganyan ka eh. 'Di ba? Ganun lang 'yun. Minsan para kasi hindi ano, na-realize. Manhid na kasi sila eh. Siguro manhid sila about it. Kaya parang hindi nila na-realize na ay mali na pala. Totoo 'yun. Kunyari, may mga taong very inconsiderate pag nagyoyosi sila. Kahit hindi naman talaga smoking area, nag-smoke sila doon. Try mo magpausok sa harapan nila. Mm-hmm. Ba't pinapausokan mo ako? Eh ganyan manok ka kasi. Eh manok ka eh. 'Di ba ganyan ka kasi? Hindi ka rin ba mairita? Ganun. Totoo 'yun. Okay. Sige, salamat! Salamat ng marami! Exit na muna kami ha! May sipon-sipon pa po tayo, friends. Rest. Babush!